arthritis ko. Wala akong gagamitin ngayon. Nagmamadali na kasi ako kahapon eh. Ayan. Kaya kinuha ko na lang yung nakasampay na sa'yo. Tsaka ginamit mo naman yung t-shirt ko na di sa'yo ah. Wait sa tayo. Iba yun. Ikaw! Marami kang t-shirt. Ako! Sa lakmedyas ko! Mabaho pa! Parehas lang yun! Sinuod mo pa rin yung t-shirt sa'yo. Papalagla? Matatanda ako sa'yo! Ba, porkit matanda ka? Kapalag ka na? Oy, teka ha! Kayong dalawa, ba't kayo nag-aaway? Magkapatid kayo eh! Ha? Huh? Dapat kayo nag-aaway! Eh, ito kasi kung ano mas na, porkit matanda lang siya. Misis ko eh. Ayun naman pala, Joshua eh. Simpleng bagay lang, hindi na dapat ito pinagtatalunan pa. Ikaw, mas matanda ka dapat. Noon ako mo yung mas nakakabata sa'yo. Ikaw, mas bata ka dapat. Gumagalang ka sa mas nakakatanda. Ano naman kayo, paano kung dalawa na lang kayong matira? Dapat nagtutulungan kayo. Naalala ko tuloy yung paborito kong bayani. Sinong bayani? Ay, naku, sigat Andres Bonifacio. Ha? Maaga kasi naulila yung magkakapatid eh. Komo panganay siya. Kailangan niyang maghanap buhay, pangunahin na. Pero yung mga kapatid niya, tinutulungan pa rin siya na magtrabaho. Tinaguri ang ama ng himagsikan. Naging tanyag sa pagbuo ng samahan na kung tawagin ay Katipunan. Siya si Andres Bonifacio E. De Castro. Kilalaan natin siya. Pinanganak siya noong ika-30 ng Nobyembre, 1863. Meron siyang mga limang kapatid. Si Procopio, si Siriaco, si Troadjo. Ang dalawang babaeng kapatid naman niya ay si Espiridiona at si Maxima. Buhay niya na simple lang. Kanyang tatay isang bankero sa Pasig River. Ang nanay naman niya ay isang supervisor sa isang paggawaan ng sigarilyo sa Maysik. Pinanganak siya sa Tondo, sa isang nipahat. So kung makikita mo doon, simple lang ang buhay nila eh. Hindi sila nakatira sa Intramuros dahil yung mga mayaman noon nakatira sa loob ng Intramuros. Yung mga magagawa, nasa Tondo nakatira. Nagkaroon ng tuberculosis yung tatay niya. Nahawa naman yung nanay niya, si Catalina. Pero naunang namatay yung nanay niya noong 1881. So, magkalipas ng isang taon, sumunod yung tatay niya. So, naulila siya sa edad na 19. So, sa mga libro natin, ang ano doon, isang trivia doon, makita mo na yung illustration kay Andres, batang nagtitinda ng baston at pamaypay. Pero ang totoo niya, 19 years old na siya. No? So dapat, binata na siya, di ba? Hindi siya nakatapos ng high school dahil sa biglaang pagkamating ng mga magulang niya. Nagtrabaho siya bilang isang bodigero sa Fleming Company, sa pamayari ng isang Ingles. Nagtrabaho siya doon bilang isang sales agent o ahente. Pero alam niyo ba mga classmate na kahit di siya nakatapos ng pag-aaral, ay nagsikap pa rin siyang matuto kahit sa pag-self-study lang? Hindi siya nakatapos ng high school pero nakapagsalita siya ng Espanyol. Marunong din siya ng konting ng English. Pwede siyang magbasa tungkol sa mga sa mga laws, sa mga politics, saka sa French Revolution. Saka yung mga yung mga sinulat ni Jose Rizal, binasa rin niya. Kaya idulungan niya si Jose Rizal eh. So, yung mga aklat na yun na nakarating sa Pilipinas, yun yung mga yung nagtanim ng liberalism kay Andres Bonifacio. E paano ba nabuo ang Katipunan kung saan siya naging supremo o leader? Bago nabuo yung Katipunan, sumali muna siya sa La Liga Filipina na binuo ni Jose Rizal noong July 3, 1892. Pero sa kasamaang palad, pinatapon si Jose Rizal sa Dapitan. Kaya yung binuo niyang La Liga, nawala. So yung mga kasama niya sa La Liga Filipina,
na ano, nag-organize sila ng katipunan noong July 7, 1892. So ilang araw lang sa Recto, kasama niya si Teodoro Plata at si Ladislao Liwa. Ngunit tulad ng karaniwang nangyayari sa isang grupo, ay hindi na iwasang nagkaroon ng di pagkakaunawaan sa pagitan ng mga tagapanguna sa katipunan. March 22, 1897, nagkaroon na ano ng pagtitipon sa San Francisco de Manabon. Ang gusto ng mga magdalo na konseho kung saan nagbibilang si Emilio Guinaldo, magkaroon ng isang centralized government pattern after the American government. Eh si ano naman, si Bonifacio, hindi siya pabor sa ganun. So, kahit nalabag sa kalooban niya, so nagkaisa yung ano sa Cavite na maghalal ng presidente. At kahit wala si Aguinaldo sa nangyaring ano ng halalan, siya yung na-elect na president. So si Bonifacio na isa founders ng Katipunan, na-elect lang siyang Director of Interior. Tapos mababa na yung ano niya, yung position niya, tinutulan pa ni Daniel Terona. Inisulto nila si Andres Bonifacio. Tapos nung May 10, 1897, kasi ano, yung based sa ano nila, sa trial nila, nagkaroon ng trial, he was found guilty of pagtataksil sa bayan, tinutulan siyang mamatay sa ano sa Marmundon, Cavite. Si Andres Bonifacio kasi ano siya, yung madiskarte siya. Hindi yung ano, yung hindi puro talino lang, hindi po lang siya ng diploma, pero mabilidad siya na kahit na hindi siya ano, kahit hindi siya nakapagtapos. Yung nagawa ni Taguyod yung pamilya niya, nagpa-part-time pa siya. Para lang mabuhay silang magkakapatid. So masipag siya talaga. Ngayong araw ay ipinagdiriwang natin ang kaarawan ni Gat Andres Bonifacio na ipakita sa atin ng kanyang kasaysayan kung paano siya naging mabuting anak at kapatid. Gayun din ang kanyang mga naging kontribusyon para makamit natin ang ating kalayaan. Kaya naman sa ating mga kabataan, naway magsilbing inspirasyon sa atin ang talambuhay ng isa sa ating mga bayani. Hanggang sa muli, sugod mga classmates! Ganun po pala yun, Ate Doray. Sorry na, Kuya. Sorry na. Sorry na rin, ha? Ayan! Nagkabatidin kayo sa wakas! Papayramin na kita ng medyas, ha? Talaga? May extra ka pa? Di, wala ito. Sa'yo na lang. Talaga? Thank you, ha? Salamat! Ha ha ha!